Grabe, gulugod ng baboy. Oh yeah. Oh, yup, yup. Ang ganda. Tingnan niyo. Ang ganda ng Pilipinas, di ba? Thank you, Lord. And sun. Moon, sun, moon. Moonrise and sunset ang makikita. Oo. Sabay yan, ha? Habang lumulubog to, maangat tong isa. Hindi tayo titigil hanggang hindi na tayo nakakarama. Onit! Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. Julius Babao Unplugged. Hi guys, welcome to Julius Babao Unplugged and welcome to collectorscrib. Motorcycles na naman ang ating pag-uusapan ngayon dahil itong mga motorcyclists na ating nakakausap sa ating channel ay nagsisilbing para mga ambassador ng Pilipinas para ipakita yung kagandahan ng bansa natin through their vlogs. Ito kasi mga kausap natin ngayon ay isang sikat na celebrity. Isa po siyang actor at ngayon ay nagiging isang travel vlogger. Pakilala ko na sa inyo, ha, itong ating kaibigan, ang idol ng marami, Zanjoe Marudo. Zanjoe, hello! Hello, hi! Hello, long time. Kamusta na? Oo, long time no see. Mahigit isang taon na. Diba? Oh, since the pandemic, hindi tayo nakakausap, hindi tayo nakikita. Kamusta na? What's keeping you busy? Ngayon, nagpiprepare na. Nagpiprepare na ako para sa bagong teleserye na gagawin ko. Kakatapos lang ng ano ng second leg ng shoot namin ng The Lazy Road Trip na ngayon ipapalabas na sa itong June. Ngayon and then trabaho na ulit bilang artista. Medyo naninibago kami sa iyo kasi kilala ka namin syempre, napapanood ka namin sa mga pelikula, pero hindi namin alam na sobra pa lang interesado ka sa motorcycles. Paano magsimula itong hilig mo diyan? Una talaga nung mas bata-bata takot ako sa motor pag nakikita ko yung mga motor sa kalye nang bibilis. Sabi ko paano nila ginagawa yun? And then yung may time na madalas ako sa mga beach, doon lagi ako naka-scooter pagpupunta, so na-enjoy ko siya. And then next yan, nung nagkwentuhan kaming magkakabarkada, tara, bilid tayo ng scooter, vespa tayo para makaikot-ikot tayo. Doon nag-start yun. Kasama ko si LA and Yubs nung sabay kaming bumili nung vespa. So feeling nyo, nung nagve-vespa na kayo, parang nung matagal nyo nang ginagamit, parang bitin. Ganun. Kumbaga, hindi naman, enjoy din kasi parang lifestyle siya eh. Parang baga accessory siya, hindi siya yung talagang parang motor na scooter. So pag nag-iikot-ikot kami, ganung syempre, kailangan muna namin ma-familiarize sa pag-ride talaga sa city, sa kalye, hirap eh. Di ba? Dami sa sakyan. Tapos nung mga kumpiyansa na, nabitin na, parang gusto na mas bumiyahin na malayo. So, nag-upgrade sa big bike. Pero yung Vespa, ginagamit yung sa Metro Manila. City driving, kayong magbabarkada. City driving. Ngayon, nung nag-decide ka na mag-upgrade na ng motor, anong klaseng motor yung unang-una mong binili na malaki o yung big bike? Siyempre, dahil mong susubukan, itatry. Nung nakapagsubo ako ng mga 1200cc, mga 900cc na mga motor, nalula pa ako kasi mabilis, nalakas. Galing ako sa 150 na Vespa eh. So parang nalalakasan ako. Kaya lang, nung meron akong SCLA, meron na siyang big bike, meron na siyang GS 1200. One day, niyaya ako nila sa Milby mag-breakfast sa Tagaytay na naka-big bike. Wala pa akong big bike. Pinahiram ako ni LA. So, ginamit ko yung GS 1200 niya. So nagsumabay ako kina Sam na kapunta Tagaytay. Ang gagaling mag-motor na nung mga yun eh. So naiiwan. Kamusta naman yung pag... Ano sa highway, di ba? Nagmamotor. Ang gagaling na eh. Yan tutulin. Doon ko siya na, actually, doon ko siya unang na-enjoy. Na hindi ako masyadong kinakabahan. Because of yung comfort ng motor na sinakyan ko. Iba, parang sabi ko, ba't yung totoo ang laki?
1200cc, pero hindi ako natatakot. Parang kontrolado ko siya. So, yun. Sa madaling salita, okay, saka, ang muna kong biniling motor na bibike is GS1250. Ayun. Nagsimula, parang nangyari, nagsimula ako sa pinakadulo. Sa pinakamataas na. Sa mataas na. Eh, bagay naman sa'yo, malaking tao ka eh. Yun pa, yun pa yung nagiging problema. May mga na-try ako kasi nasumasakit yung likod ko kasi hindi masyado mataas. Medyo mababa. Made siya for adventure. Off-road. Talagang mga long distance na, na biyahe. Yung pwede kasi maglagay ng mga box sa likod. Pwede kang maglagay ng. Tapos mga at least 1 week kayo o pupunta kayo ng iba-ibang lugar. Sakto siya. So perfect siya para dun sa ginawa namin show. Yung ganung klaseng motor. Pero nung first time mo ginamit yung big bike, hindi ka naman pinag-tripan ng mga ano, mga kasama mo, hindi ka iniwan. Humahataw sila, nasanay na sila eh, pero ikaw, hindi mo masyadong kamisado, hindi mo, parang feeling mo, ano, hindi naman feeling mo parang mukha kang kawawa nung first time na yun. Hindi naman, kasi nasa sa'yo na yun eh, kung ano ba, sasabay ka ba, o okay lang ba, kasi siyempre, dapat ang i-ride mo lang yung kaya mo. Pero kasi sa isang grupo, lalo na kung alam nilang beginner ka lang, bago ka lang sa pag-big bike, meron lagi dyan mga dalawa o isa na nakaalalay sa'yo. Ayun. Na hindi naman pala. Lagi yun. Lagi sa group may dyan na nakaalalay sa'yo. Kasi siyempre, naintindihan ko na rin siya nung tumagal na kailangan ko na, kuyari, mabilis ka na. Kaya mo na yung mabilis. So, pag nag-ride ka, gusto mong gawin kahit pa paano yun. Ano yung pakiramdam mo kapag nasa big bike ka? Ito yung sinasabi dati lang na hindi ko maintindihan kung totoo, pero yung iba naiiyak pa, di ba? Ako, lagi ka talaga nakasmile. Lagi ako nakasmile pag nakasakay ako sa big bike. Tapos, nature, ang ganda ng... Kasi nakikita mo yung ganda ng lugar. Mas nakikita mo yung ganda ng lugar pag nasa motor ka. Kesa nasa aeroplano or nasa kotse o nasa, ewan ko, yung anong sasakyan, di ba? Saka naaamoy mo, di ba? Yung naaamoy mo. Basta experience mo yung ano, makakausap mo yung mga tao sa kalsada, nakakain kayo sa tabi-tabi, di ba? Parang correct, napaka, correct. Ano, napaka organic lang, di ba? Yes, parang, oo, maano yung motor, medyo pricey ang pagbumotor, pero yung experience kasi, napaka-simple. Pag-sabay ko yung kakain sa ganito, di ba? Yung, ang simple lang din nung experience. Paano nasimula yung ano, yung lazy road trip? From passion ba yan sa pagbabike? Biglang naisip mo na parang mas maganda na gawin na nating show to. Ganun ba yun? Nung gumagawa ako ng pelikula nung nakalakin. So, wala pang ginagawa. Naka-quarantine kami sa hotel. Nanunood lang talaga ako sa iPad ng mga palabas. Lalo na tungkol sa mga motor, ng bagong motor. And yun, nakita ko, napanood ko yung kay Ewan McGregor na Long Way Down, Long Way Up na show na yung dalawang magkaibigan na mahilig sa motor, nag-travel sila, nag-travel around the world, yun, parang ganun. Tinawagan ko si Ellie, yung kaibigan ko, na gawin natin to, panoorin mo muna to, tapos muna, patawagan kita, tapos pag-usapan natin, sabi ko. Nagandaan siya, nagandaan talaga siya, tapos, sige, game, and then, parang si Yubs, sabi ko gano'n. Hindi siya marunong mag-big bike. Okay. Paano nga? Vespa? Paano yun? Hindi naman pwede ang Vespa sa highway. Paano kung malayo ang pupunta natin? Paano? Siyempre. Pero hindi pwede hindi sa kasama eh. Makukulang tayong tatlo eh. Sabi mo, hindi ba pwede ano? Umangkas na lang. Aangkas sa'yo, nakaganon. pwede naman. Pwede naman gano'n. Okay. Kaya lang. Takot din siguro siya kung gano'n, kung aangkatag din siya. Pero, talagang ginawa namin ng paraan na natatlo kami. So, in-incorporate namin siya sa show. Kung paano siya makapag-ride, makakasama sa malayo, sa highway. And then, ito na, itong mga napalabas na namin. Ayun, parang gumawa kami ng parang skit. Na yung bisikleta niya naging scooter na 400 na naging naging scooter na 400cc. Steer niyo ako. 1 2 3 Ah! BMW ito! Ang ganda naman nito! Sobrang ganda naman!
Hanap! Hanap! Tingnan mo, ikaw ito mo, tol, di ba? Bago-bago! Oh, parang pom-pom yan! Kaya mo ba ito? Panis! Panis 2! Di pandesal pa yan, ha? Oh, pandesal, putang, binigay na ng genie pandesal mo! Pandesal pa! Pandesal pa! Hanap, oh! Salamat kay genie! Salamat tayo kay genie, alo! Bagay na bagay sa'yo! Ang ganda na ito! Bagay na bagay sa helmet ko to! O, sasama ka na sa trip namin. Sama ako. Ha? Oo, lininisan ko lang muna yan, ha? Sakay mo nga, sakay mo. Ganda eh, yun. Oh. Ano yung pandesal mo? Baka ma... Ano pa yun? Oh! Ang ganda talaga! Parang sinukat! Yan daw! Parang sinukat eh! Parang ano, naka-jet ski, oh. Sarap na ito. Bigyan natin pang... Nakaunter niya na yun. Matapos na lang. Big bike na siya ngayon. Oh, okay. That's good, no? So, nakakasabay na siya sa inyo pag mga out of town. Naka-big bike na rin siya. May mga sinuot na kami na bago na hindi pa, ito pa lang, ipapalabas pa lang namin sa next month na, na nakasama na siya, nakapag-big bike na siya, naka-F, naka-900 nice. na big bike. May episodes kasi kami na si Sir Toto ng BMW, nagpumunta dito sa shoot namin, 2 days na kaming tinrain, pati si Yubs. So, ang ganda nung nangyari kasi naturuan siya ng professional talaga, na instructor. Bago siya sumampa sa big bike, hindi katulad namin, kanya-kanya kami diskarte. Oo. Dati, di ba? Ito talagang may teacher pa talaga, may instructor na umalalay sa kanya. Kaya maganda rin yung naging epekto nung show sa amin kasi, you know, kung hindi naman namin ito ginawa, hindi kami magkaroon ng chance na maturuan ni Sir Toto ng mga basic riding. And ang dami ko pa palang hindi alam sa bike ko. Ang dami palang features talaga na importante na hindi ko talaga naiintindihan, hindi ko alam. Saka yung defense driving, di ba? Medyo kinakailangan pag-aralan mo rin yun eh. Yun, hindi natin natututunan yun eh. Yung mga eksperto talaga yung nakakaalam nun. And yung mga basic lang na troubleshooting na ipapatawag mo yung mga troubleshooting na ipapatawag mo agad sa kasa, papakuha mo yung motor na ayun pala, dali-dali lang pala, ikaya mo palang gawin or anong na lang. Ganun-ganun. So, nakakatuwa rin. Ang dami namin natutunan. Pero itong pagbumotor mo, ng especially the big bikes, hindi ka pa naman nai-involve sa any ano accident? Wala pa naman. Wala. Pero hindi sa big bike. Na-accidente ako once. Sa loob ng motocross track. Sa loob ng motocross track. Merong parang nagpa-practice lang naman kami. And then nag-wild lang yung motor. Ayaw tumigil ng silinyad ng gasolina. So, parang yun, semp lang ang gano'n. Yun lang. Yun lang naman yung pinaka. Pero walang mga sugat. Walang ano, injuries. Meron naman. Merong sugat. Pero wala naman bali. Walang pilay. Hindi na kasi bagay kasi sa mga edad natin yung wala. Tayo sa cruising. Cruising lang. Mahirap na yan. At natigil yung pag-train ko ng mga ng motocross na yan dahil nag-lockdown na rin, hindi na rin ako makapunta. So dito na lang ako sa likod ng bahay nag-motocross. Si LA, paano naman napasok sa grupo nyo? Oo, matagal na kami magkakaibigan. Like, almost lagpas 10 taon na talaga kami magkaibigan. Kasi si LA, kalabang ko nung high school sa NCAA. Ah, talaga? Oo. San Beda siya, ako, si Bastian. Magkalaban kami. So magkakilala na talaga kami. And then nagkita ulit kami. Yun, mga professional na. Nung PBA player na siya, and ano, artista na rin ako. So, yun. Oo. Nagkaroon kami ng isang barkada na hanggang ngayon, kami pa rin, buo pa rin yung grupo namin. Pero yung pagkahilig nyo sa bike, sabay-sabay kayong ano, decide sabay-sabay na, subukan natin ano, mag-Vespa. Sabay-sabay. Para ma-experience sabay-sabay sa atin sabay. Yan. Oo. Kaya sabay-sabay na naman kayo sa motor. Kaya medyo special talaga sa amin itong ginawa naming ang tawag namin parang moto travel gag show. Oo. Binigyan namin ng gag kasi may mga hindi sinasadya or may mga sinasadya kami para pampasaya sa mga tao. Saka maganda na ano na na-expose niyo yung kagandahan ng Pilipinas na hindi natin basta-basta nakikita araw-araw. Napupuntahan niyo yung mga lugar na wow, meron pa lang ganoon. Yun. Kasi yung ganda pala ng lugar na yun. Yun ang yun din ang purpose talaga nung ginawa namin tong show. And
Actually, win-win eh. Pati kami na natutuwa, ang dami namin natutuwa sa lahat na binupunta namin. Oh. Tapos nakikita talaga namin sila. Oh. Ikaw, ano para sa iyo yung ano, pinaka most unforgettable or most memorable na travel na ginawa ninyo sa motor? Actually, sa Nasugbo, meron kasi naging memorable yun dahil nakilala lang, mas nakilala ng tao rin yung CLA. Hindi lang siya as parang PBA player, superstar na ng team niya, na yun lang talaga yung alam sa kanya. Yung iba, kundi meron. Pero mas napakilala namin siya dito dahil kung saan siya nanggaling, sa Nasugbo. Actually, kung gano'ng ka-proud ang bayan sa kanya. And yung buong pamilya niya na nandun, kung kinuwento kung na miracle baby siya, na nung bata siya hindi, warang hindi na akalain na ano, na mabubuhay kasi mabubuhay may sakit, tapos ganun kabilis tumakbo. Basta ganun nandaan yung mga ganun yung natututunan namin tsaka na papakita namin sa tao. Tapos meron may mga nabibigyan ng konting tulong, like nagbitbit kami ng isang bisikleta na kung sakaling merong may kailangan, hanggang tas naano kami, matatapos na yung shoot namin, matatapos na yung show, wala kami nabibigyan. Kasi hindi naman kami naghahanap, parang kung sino lang talaga yung makilala namin or makita namin may kailangan. Ang galing, yung last location na nag-glamping area, yung katiwala doon, hirap na hirap silang bumili. Doon namin sa kanya binigay, sa pamilya nila nung katiwala. Kasi 200 na yung sinisingil ng tricycle punta sa palengke. Kasi nga dahil mag-isa na lang ang pwede, dahil mag-isa na lang yung ano, yung sakasakay, hindi na pwedeng tatlo. Tapos pabalik, ganun ulit. Tapos yung anak papasok sa school, 20 pesos. Kaya nakatuwa na, sa kanila napunta, yung sabihin, deserve talaga nila, kasi kailangan nila yun. Kasi wala na naman sinong parang panggastos na eh. Pamasahe pa lang. Oo. Ganun. Ang laking tulong, ano? Laking tulong sa buhay ng pamilya. And yung naglinis kami ng ano, na kasi nga, totoo naman yun eh, parang napaka-organic nung ang ganda ng sunset, gumagano kami sa Nasugbo. Kasi parang ano, parang panghilig namin nasasabi na parang sa ibang bansa, hindi gilanan natin pagsabi ng parang ibang bansa, dapat ang ganda ng Pilipinas, lagi nang ganda. Yeah. Tapos, pagtingin namin doon sa dagat, pagtingin ko, daming parang maraming kalat. Sabi ko, LA, pwede ba natin linisin bukas yun? Linisin na lang natin, no? Para may gagawin din tayo. Di ba? Tapos, yun, i-vlog na natin. Habang nung nasa dagat tayo. Linis namin siya. Yung kasi yung part ng tapat-tapat nung kung saan kami nakatira. Kahapon, noon isang araw, this Sunday, magkaroon ng mga taga-Nasugbo na parang morning hanggang lunch ata na yung buong coastal ng Nasugbo Beach, linisin nila dahil napanood nila yung ginawa naming episode. Yun yung mga parang may meron ba na nagagawa kahit puro kalokohan kahit paano yung ano. May meron siyang nagagawang tulong. Pero siyempre, nung ginagawa niyo yan, hindi niyo naman naisip na gano'n yung magiging epekto sa mga tao. Ako, nakakala ko pa, magagalit pa kay LA yung, kuyari, yung ano, grabe naman, siniraan mo pa yung lugar natin. Akala ko, gano'n pa yung magiging reaction. Buti na lang, nagkaroon ng ano yung barangay, yung lugar, na nag-beach cleaning sila, yung buong coastal. Itong Sunday, kasi minessage nila kami, nagpapasalamat sila sa amin. Ganda idea yan, ha? You should have more of that para magkaroon ng parang pagkilos yung mga mamamayan mismo. Minsan kasi parang nakakaligtaan na natin, hindi natin naiisip eh, hanggang sa may magbablog, makikita, ay, oo nga, no? Parang napabayaan na nga natin. Kahit papano, ang laki na itutulong sa mga tao sa kalikasan. Correct. So, itong second leg namin, ang ginawa namin, hindi siya masyadong about travel. Medyo personal siya. Yung mga matao na nagsimula ng maliit na negosyo nitong pandemic dito around sa Batangas sa amin, sa Tanawan, na naging successful. Parang yung tapang nila na bago, parang yun yung hinanap namin. Tapos ni-interview namin siya kung paano siya naging successful na kahit maliit lang yung capital mo. Yun, ganun yung mga ginawa namin itong mga susunod na episodes namin. More on people naman na paano naging, paano nag-succeed during pandemic. Oo, galing. Parang inspirational na naging tema. Kaya po talaga nagawa rin itong travel show kasi nung pag walang camera, nasasayahan ako sa barkada. Nagkukwentuhan, pag yari, nagiinuman, nagkukwentuhan, nagbumoto.
So, naisip ko siyang, pag narinig kaya ng mga tao minsan o pag nakita nila kung paano tayo, medyo matut, parang, kunyari, feeling ba nila kasama, madali tayong kaibigan o makarang masama, tayong kasama, parang ganun. Parang sinishare ko lang, sinishare ko lang sa kanila na kung gano'ng kasaya na yung mga kaibigan ko ganito. Oo. Actually, okay nga yung vlog nyo eh. Para lang kayong nakikipagkwentuhan eh sa mga tao. Mm-hmm. Kasi mga tao, ano lang, parang observer lang na natutuwa sa inyo. Pero may isang vlog doon na nabanggit ni Yubs na wala ka parang girlfriend. Baka naman sabi mo motor mo eh, wala na. Hindi ka na makapag-asawa niyan. Lagi nilang sinasabi sa lahat ng episodes namin. Kaya doon namin ginagawa yun para mahanap na. Yung nagiging purpose na nila na bawat lugar na pupuntahan, magtatanong-tanong nung titigin na sila kung pwede mong pakilala sa akin. So wala pa nga, wala pa. Wala pa nakikita. Wala pa eh. Hirap na yun eh. Kasi, di ba? Paano? Wala kang makilala. Wala kang... Di ba? Hindi ka makalabas. Yeah, sa tabi-tabi. Nandiyan lang yung tabi-tabi nag-iintay. Madadaan ako. Ano? Oo nga, darating ka dyan. Ibig mo sabihin, si Yubs dyan nakatira sa'yo? Oo, oh, nung ano pa, last year pa, nung simula ng pandemic kasi hindi na siya naka, hindi niya tinanggap yung project niya. So, nasa probinsyano kasi, kasi siya, regular siya doon. Oh. Eh, nitong nag-pandemic, hindi kakayanin na matagal siyang mawawala, nakahiwalay sa pamilya niya. So, yung tatay ko, nung time na yon nandito, kasama ko and mga kapatid ko. Pero, syempre, may ibang pamilya rin naman yung kapatid, may ibang pamilya rin yung kapatid ko. And then, yung tatay ko bumalik na sa Amerika, na, yun, sinamaan na ako nila Yubs dito. At, tsaka nung, mga, yun, parang sila yung mga nakasama din sa bahay. Oh. So malapit ka nang mag-shoot ng iyong teleserye. Malapit na itong nakakat mga first week ng July kami aakyat ng Baguio para mag-shoot. Mm-hmm. Anong title nitong teleserye na ito? Ito yung The Broken Marriage Vow, yung kay Jody, kasama ko si Jody Santa Maria and Sue Ramirez. At si Sian kayo. Lock-in. Walang labasan. Lock-in sa... mga 16 days, 15 days na walang labasan. Tapos uwi. Pahinga ng mga 2 weeks. Tapos quarantine again. Tapos balik ulit. Lock-in ulit. Mga siguro mga 3 rounds na ganun. Oo. Baka makakita ka na ng, alam mo na. Yeah! Malapit na doon. Malapit-lapit na. Doon. Sana. Itong tanawan, bale ano, diyan ka lumaki no sa lugar na 'yan. May mga farmland ka rin na ininvestan? Sa totoo lang, yung bahay ko nakatayo sa gitna ng bukid. Ah, okay. Wow. Nasa farmland talaga, pero sa kabilang kanto lang, puro bahayan na 'yan. Puro bahayan na. Oo. Ano na siya, isang barangay na talaga siya ng mga bahay. Kamusta kayo? Kamusta ang pakiramdam? Yubs na ano, na nagbi-big bike ka na? Meron ka ba pa rin? Pero masarap. Masarap yung hangin lang. Medyo naninibaga pa ako dun sa hangin sa akin. Hindi ka pa naman sumisip lang, ha? Wag. Yung ginawa namin lazy garage. Dito namin sinusot yung mga... Telephone ba to? Dito namin sinusot yung mga... Ayun, yung tatlong motor ko. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.